Hi guys, andito kami sa part na yata ito ng Rizal. Don, Rizal na ba ito? San Jose pa? Likaw? Sa Likaw. Karugtong to ng ng Montalban, Rizal. So, pupunta kami doon sa falls. Kay Titinga Falls. Ayan, mga kasama ko. Si Boss Josh. Ayan. At si Don. At si Ma'am Bisha. Ayan. Lalakarin namin paakyat doon, tapos palusong. Pero huwag nyo nang tignan, baka gumulong ako. Buti na yung walang ebidensya. Walang ebidensya. Ayan, punta tayo sa kay Titinga Falls. Aakyat kami doon, no? Ayan, paahon yan, tapos palusong. Sama kayo. Mag-relax at damahin ang kalikasan. Maraming negative ion dyan kasi falls yan. Tayo na! Ayan. And the journey begins. Paahon na. Medyo babagalan ko lang kasi baka abutan ko sila eh. Kunwari, kayang-kaya ko. Ang totoo niyan. Nagpe-pray na ako. Medyo hindi muna ako nag-video kasi paahon kami. Mararinig niyo yung hingal ko. Ayan, napakataas ng bundok ko. Oh. Hindi nga maabot ng cellphone ko. Oh. Pakataas. Medyo patag dito. Mahaba-haba pa yata yung lalakarin namin. Ay, aahunan pala namin. Ay, ganun. Mag-exercise tayo. Ayan, nandito na kami. Pababa na kami dun sa falls. Dito yung pinaka-cottage niya. Ayan. Alam nyo ba ang tourist guide dito ay isang aso? Maya, makakilala nyo siya. Halika na, baba na tayo at nang makaligo na. Hinihingal na si Papa. Baba. So, merong kakapitan na lubid. Matarik kasi siya talaga. Ayan yung ang ganda. Grabe, kitang-kita mo yung buong kabundukan ng Bulacan at ng Rizal. Ayan, bumababa na sila. Ayan ko na muna. Medyo talagang stiff ang pagbaba. Kaya kailangan maingat. Halika na, sama na kayo. Maligo na tayo. Kita niyo yung aso na tumatakbo itim. Siya yung aming tourist guide. Ah, diba? Oh, ayan siya. Guys. Parang mini lang yung kanya tubig na papaliguan, di ba? Sakto lang. Okay, oh, mamaya na ulit tayo mag-video at kailangan mag-recharge. So ayan guys, andito na tayo at magsisimula na tayong magbasa sa malamig na tubig na nature talaga, di ba? Tuloy-tuloy ang tubig kaya alam nyo, dyan malakas manggaling ang negative ion actually. So kung depressed ka, isa sa mga natutulungan yan. Kung kailangan mo ng pampataas ng antioxidant dito, kasi nature to. Dito ka maraming makukuhang negative ion. Ayan, ang daming mga bubuyog. Nakakatuwa, ang lalaki ng bubuyog dito. Saka yung mga pukyutan, no? Oh? Maganda, maganda. So, subukan natin. Ligo na tayo! So, yan. Buhangin. Masarap mag-apak. Hindi ko lang alam kasi matigas yata yung mga bato sa banda doon. Kaya sila ay nagsinelas din. Anyways, subukan natin. Baka naman makapalang talampakan ko. Baka kasing kapal ng mukha ko. Kakayanin ang bato. Tayo ng maligo. Nagbago na ng kasarian. Fourth gender na. Fourth sex. Joke lang yan, ha? O, dito tayo. Masarap dito. Makaka-relax kayo. Saka yung nature. Makipag-halubilo tayo sa nature. Dahil napakarami nating kagalingan, healing na makukuha dyan. Sa totoo lang, nag-search nga ako eh. Dito pala malakas ang negative ion. Sa nature, lalo na sa falls. Kaya, halika na kababa, maligo ka na! Ang maganda dito guys, kasi mababaw lang siya. So safe na safe. Yun nga lang, kung gusto mong lumangoy, hindi mo yan magagawa rito. Pero at least makakapagbabad ka sa sariwang tubig, malinis naman.
Kahit na medyo ano kasi malupa dito, kaya medyo may kulay siya. Pero alam natin na malinis yan kasi nature yan eh. At hindi naman to dinudumihan talaga basta kasi alam ko binabantayan to dahil may mga babala ng DNR dito. So ibig sabihin, isa to sa ginagawa ng mga taga rito, pinananatili nila itong malinis. Dahil yan ay pananagutan nila sa DNR. Actually ito ay ano eh, dumidiretso to palagi ko sa Angat Dam kasi sabi doon, panatili niyang malinis dahil hindi kailangang maapektuhan ng Angat Dam. So, dito na tayo kasi ang kaganda dito, bira lang ang pumupunta so madalas masosolo mo yung lugar. Ang ganda diba? Halika na, huwag ka na maingit. 30 pesos lang bayad dito, ano ka ba? Tara let's, ligo na tayo! Okay na dun! Hindi, yung ano, no? Yung natural. Punta ka dun tayo sa ano? Tapos mag-yoga sit ka. Ayan. Yoga sit. Yoga sit. Yoga sit. Kung para yoga sit. Pwede ko. Sandali mo. Yan. Welcome to Josh Vlog. Kami dito, all the way lahat. Ano ba ganun ba? Hindi, ganun ka lang. Ato, sa... Kera! Lug-lug ka lang tingnan. Ginombo. Sam best lang. Ganun. Hindi, lubog mo yung mukha mo. Lubog mo yung mukha mo. Ganun ko yung mukha mo? Ha, katubig. Tapos ahon lang ka agad. Ahon. Oo, di ba? Ato rin Kapapa actually maganda naman talaga dito kahit hindi siya naayos, hindi siya na-develop kagaya ng iba ng mga falls, kahit hindi maayos yung cottage niya, pero magagamit nyo naman eh. At saka isa pa, ang kagandahan yan, walang artificial dito, puro talaga siya nature. So dahil hindi rin naman siya masyadong puntahin, mas okay kasi konti lang kayong gagamit. Ang kagandahan nito, mataas na pwesto to eh. So, meron din mga falls sa bandang ibaba nito. At least, nandito kayo sa taas. Di ba? At yun nga, kung gusto mong makipagniig sa nature, isang magandang lugar to, itong Kaititinga Falls. Ayan. At maganda sa mga bata, kasi ano, hindi naman siya ganun kalalim talaga. So, safe siya. At maraming bato, maganda yan, maraming ano yan, negative ion at mga magnesium, marami kang makukuha rito na ano, na sa isang banda alam ko makagagaling sa anumang karamdaman na meron kung lalo na yung mga na-stress. Number one yan dito, marirelax ka dito. At isa pa yun nga, ma-exercise ka, masarap mag inhale, exhale dito kasi napapaligiran ka ng mga puno, ng mga halaman. Ang dami nga tutubi rito, ang lalaki, nakakatuwa. At yun nga, sabi ko kanina, yung mga bubuyog nung maaga, napakadami yung mga bee. Ikot sila ng ikot dun sa mga kahit sa mga puno lang dito. So, ikaw ka, Papa, kung kaya mong muturin, muturin mo, pwede naman talaga. Ito'y papunta ng ano eh, dadaan ka ng likaw-likaw. So, galing ka ng San Jose del Monte, palikaw-likaw. Yung padiretso ng Rizal, padiretso ng Rodriguez Rizal. Dito to.
So, at least experience, pwede kayong mag-weekend sa weekend para at least makarelax. Dahil lalo na kung ang trabaho mo ay stressful, ang buhay mo ay stressful, kailangan mo mag-relax. Mahalin mo yung katawan mo, mahalin mo yung kalusugan mo. Ako nga, actually, hingal na hingal ako kasi may edad na ako. Halata naman eh. Pero, okay pa rin yan. Alam ko na sa maraming paraan ay nakatulong sa akin ang ganitong adventure at aktibidades. So, pangalagaan natin ang ating katawan. Siyempre, ang ating kalikasan. Kasi dyan natin makukuha talaga yung mga bigay ng Diyos, mga natural na pagpapagaling, ay narito lang sa paligid natin. Kaya naman, kung kaya mong ingatan ng iyong kapaligiran, ingatan mo na yan, ano ka ba? Dahil ang tao, sa totoo lang, ang dami natin ginagawang mga adventure park at kung ano-ano. Pero yung mga ganito, natunay at natural, di naman natin talaga yung kayang gawing artificial. Iba pa rin ang natural. Tama ba? So muli, maraming salamat sa mga nanonood. Ako ang inyong kapapa na laging nagpapaalala. Kapatid, kapapa, mahalaga ka. Kaya huwag na huwag mo isipin na wala kang kwenta. Ano ka ba? Mahal ka ni Lord. Nakita mo naman yung mga nilikha niya na yan. Para sa'yo yan lahat. Ano ka ba, kapapa? Dahil ganyan-ganya ka mahal. At syempre, mahal din kita. Magmahalan tayo sa taong paraan para bukas. At ang buhay ay laging magaan. Kaya natin yan, anuman ang darating. So, salamat sa mga nanonood. Huwag niyong kakalimutan ang Suave Brewed Coffee sa Tagalog Fishing Village. Siyempre naman. At siyempre, ang Sok Cafe sa Heritage sa Maygawayan, Bulacan. Ayan. Kala mo sponsor, ano? Hindi naman. Mga kaibigan ko yan at gusto ko na umunlad ng kanilang mga negosyo. Support local. At siyempre, kung nasa Tagalog ka, may mga murang Korean na damit doon. Pambabae, pumunta ka lang doon sa tapat ng Tata Selo. Meron doon, murang-mura. At salamat sa lahat ng nanonood sa aming founder. Sa founder ng TIP International, syempre, kay Ma'am Sabi Bakiran. Salamat po. At sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapapa, God bless us all. Bye-bye!